Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Tropa ng mga Duterte, binayaran, at testigong si Morales, delikado? Ano nga bang dahilan? Well, let's find out. Matapos ibunyag ng dating ex-PDEA agent ang matinding pasabog tungkol kay President Marcos, ay tila umugong ngayon na delikado na ito at baka bigla na lang itong maglaho parang bula. Unang-una, kamatayan po ang matatabo ko rito. Wala akong mapapala. Ang concern ko lang po dito bilang dating alagad ng batas, lumabas na sa publiko ito. Sampal po ito sa mga tulad nating alagad ng batas. Ano ang gagawin natin? Magtatanga-tangahan na lang po ba tayo, Your Honor, dito sa mga information na nalathala doon sa publiko? Magwawalang bahala po ba tayo? Ano ang gagawin natin? Kagaya niyan, may nilabas na naman si Maharlika. Yung sinasabing 2 minutes lang yung kinandak na drug test result. Wala ho bang authority ang PDEA na mag-issue ng subpoena duces tecum and ad testificandum against dun sa doktor? Kaya naman, umusok sa galit ang kampo ng mga Duterte dahil hindi man lang umano nabigyan ng pagkakataon itong si Morales sa Senate hearing kung saan si Senator Bato ang chairman at pinaratangan pa itong bayad. Rumesbak naman ang senador dahil sa matinding paratang ng mga Duterte supporters. Ito na, nagalit na sa akin si Marlika. Pati ako, tinitira na. Marlika, punta ka dito para pakinggan ka namin. Hindi yung gagamitin yung power of the media para siraan ako. Ang hirap niyo, Marlika. Please, kung mahal mo ang Pilipinas, magpakatotoo ka. Huwag mo idama yung tao dito na nagtatrabaho para sa katotohanan. Pero ayon sa mga Marcos supporter, walang katotohanan ang pinagsasabi ng ex-PDEA agent. Parte lamang di umano ito ng makinarya ng Duterte upang siraan ang pangalan ng Pangulo. Queen ng mga paninira, queen ng mga nanggugulo sa ating bayan at sa ating bansa, wala yang puso para sa Pilipino. Ang kanya kumita lang manira ng manira. Nagkakagulo na ang Pilipinas, binugulo niya ang Pilipinas, kahit chismis, pinapakalat niya. Ayan, inaway na si Bato. Silang dalawa nag-away na. Yan si babaeng vlogger na yan, DS lang yan, hindi yan DDS. Ngayon lang dumating yan, Marcos loyalist, Marcos supporters yan eh. Nung hindi na ibigay ang gusto niya, hindi siya nabigyan ng trabaho sa gobyerno, nagalit na kay Pangulong Marcos, nag-DS na rin ngayon, Duterte supporters na rin yan, at Kibuloy supporters. Talagang nakakagigil na itong babaeng ito. Sobra ho yung ginagawa sa atin. Siya yung nag-chismis na merong tungkol dun sa mga dokumento sa PDEA. Siya yung nag-interview dyan kay Jonathan Morales, na dating ahente ng PDEA, na-dismiss naman sa pulis. Ang dami kaso, mayroon palang extortion. Kung ano mga kaso ang kinasasangkutan nito, hindi yung credible na witness. Sablay nga siya kahapon. Wala nga taga-PDEA kumampi sa kanya. Puro mali. Nagsisinungaling daw yan, sabi ni General Lasso. Ayon naman sa mga Duterte supporters, sobra na at dapat na talagang umalis ang Pangulo dahil isa itong bangag at inuubos ang pera ng bayan sa kaka-travel. Sa totoo lang po, no? Eto na naman tayo. No, meron na naman tayong narito na tayo sa crossroads. Ako po, naniniwala po ako sa mga Duterte, no? Naniniwala po ako sa mga Duterte, kailangan po ng mga Duterte ngayon, higit sa lahat, kanya-kanyang atake, no? Pati yung mga nagsasabi na sila ay Duterte, yung inendorso ni Duterte, sinasabihan pa. Questionin niyo po sarili niyo, ano po nagawa ni Bato laban kay Pangulong Duterte? Simple lang po 'yan. Pasimplihin na po natin, sa darating po na eleksyon, endorse ni Pangulong Duterte, endorse ni Sara Duterte, or endorse ng kung sinong tao, doon po ako sa endorse ni Tatay Digong. Ano po ito eh? Hindi po tayo dapat magpadala ngayon sa mga emosyon-emosyon. Magpadala po tayo sa tunay na leader. Ngayon kung sinasabi nyo na leader nyo si Duterte, pero hindi namin susundin. Di ba? Leader po, wala po ako nakitang maling ginawa ni Senator Bato. Pwede nga po niya hindi imbestigahan yun kung sasabihin yung bias eh. Siya lang po ang nag-imbestigang senador. Bakit hindi niyo po questionin yung ibang senador? Bakit ang gusto niyong ilaglag nagpatunay na yung dokumento na hawak na ni Maharlika ay authentic? Hindi ko po makuha. Bakit po ninyo ilalaglag yung si Morales, no? Si Morales po
na tapat na tao ay binigyan ng pagkakataon ni Bato na magpaliwanag ng magpaliwanag. Hindi po pinigilan si Morales. Kung kayo po ay talagang nakanood, no? Kung talagang kayo ay nakanood, ha? Eh, baka yung sinasabi nyo, kakampi si, kinampihan si Lasso, baka sabi lang yan ng iba eh. Kung talagang kayo'y nakanood, nakita nyo sana na si Morales pinasagot ni Senator Bato at napato. Ano po lumabas sa hearing? Lumabas po na si Morales po ay authentic. Authentic ang papel, authentic po ang pagkatao. Hindi po nagsisinungaling. Oh, sino po ba nagdala ng hearing? Diyos ko, mag-isip po tayo lahat. No? Makinig po kayo. Ano yun po? Kami po Duterte. Ngayon, kung kayo po sasabihin yung Duterte at makikinig na naman po kayo, supportahan natin tong hindi naman po ini-endorse ng Duterte, ay po siya, hindi po kami sasama sa inyo. Diyan na po tayo maghihiwa-hiwalay, mananatili po kami sa mga Duterte. Huwag niyo po kaming aralan ng kung sinong tama, kung sinong mali. Hindi po, wala pong katama. Ang politika po, no? Ang politika po, susuportahan niyo yung dapat niyo suportahan. No? Ang inendorso ni PRRD, apat pa lang. Gusto nyo kagad ilaglag yung isa? Sa mga inendorse, ilalaglag nyo kagad? Bakit? Kayo susuportahan namin yung naglalaglag sa mga endorsement ni Duterte? Inendorse po yan ni Pangulong Duterte. Wala akong pakialam sa mga personality ngayon. Hindi ko po ako babanat sa kapwa ko vlogger. Ang sinasabi ko sa inyo, inendorse yan ni Pangulong Duterte. No? Kung ilalaglag nyo yan, dito po kami sa in-endorse ni Pangulong Duterte. Hindi ko po maintindihan kung ano po ang gusto nyong mapalabas ni ni Bato. Ang linaw po, si Senator Bato, napalabas niya po na authentic. Kung totoong nakinig kayo, baka nakikinig lang kayo kung kanino. Si Senator Bato, napalabas niya na yung hawak ni Maharlika ay authentic sa pananaw ng lahat ng tao. Kasi inaano nila eh, minimenos nila ngayon yung endorsement ni Pangulong Duterte. Nag-endorse si Pangulong Duterte. No? Nag-endorse, apat pa lang. Gusto nyo ilaglag yung isa dun sa apat. Ano matitira kay Pangulong Duterte? Kinakailangan po ng suporta ni Pangulong Duterte ngayon. Inuusig sila sa ICC, inuusig po sila kahit saan ngayon. Iimbestigahan po sila. Iimbestigahan po sila dito sa Kongreso. No? Bakit po ninyo ilalaglag? No? Sa lahat po nananawagan na ilaglag si Bato, eh hindi po tayo magkakasundo pare-pareho niyan. Ang ganda po ng pinakita ni Senator Bato. Maaring hindi po kayo maaring hindi niyo po nagustuhan. Eh yun lang pong isa lang ni Senator Bato yan. Senador po siya ng Pilipinas, hindi po siya senador ng mga vlogger. No? Ang politika po ay paramihan ng kakampi. Eh nakailangan po ng mga Duterte ngayon yung kakampi, no? Lahat po ng endorso ng mga Duterte, yan po ang ating susuportahan. Hindi po yung ayaw namin sa ginawa niyan, laglag na yan. Laglag? Sino papasok? Eh di hindi yung, pag may nilaglag po kayo sa Duterte endorsement, ang papasok po, yung mga hindi in-endorse ni Pangulong Duterte. Limang ano na po yan, no? No? Anong tawag yan? Ay isang taon na lang po, may eleksyon na. Mayo na po ngayon. Isang taon mula ngayon, no? Eleksyon na. Maglalaglag kayo, apat pa lang yung in-endorse ni Pangulong Duterte. Para saan? Bakit nyo nilalaglag? Simple lang po ang kahulugan yan. Pag naglaglag kayo na in-endorse ni Pangulong Duterte, may papasok na hindi in-endorse. Bakit po may papasok? Dahil si Senator Bato ay lagi pong pasok sa top 12. Alam niyo, natatandaan ko nung si President si Bato na lang po yung presidente natin nung last election, dahil hindi nag-file si Sara Duterte, di ba? Batugo nga tayo noon. Alam niyo po, ano lang po tayo, no? Maghalit kayo ngayon, wala po kaming ano, basta kami mananatili. Lahat na naniniwala sa mga Duterte, Duterte po kami. Susuportahan po namin. Hindi, wala po akong personal na mga galit dyan sa mga kung sino man nananawagan na hindi ko kilala ng personal yung mga yan. No? Yung nagsasabi na wala na patunayan na ano, yun na lang oh. Si Morales na pagsalita,
ng buong laya. Hindi pa rin kayo natutuwa? Nasabi, ha? Nasabi ni Morales na ang lahat ng kanyang gustong sabihin na authentic yung ano, siya gumawa niyan at lahat pa ng gusto niyang sabihin, hindi pa rin kayo masaya? Ano, saan kayo masaya? Ano gusto niyo mangyari doon sa hearing na yun? Hindi na po kami. Tama na po yung isang budo.